Hi po sa mga mahilig maghahalaman. Ako po si Raquel. And here is my cat. Welcome po tayo dito sa ating channel na Kwentuhang Halaman. Dito po sa channel na ito, pag-usapan natin kung ano ang mga challenges at anong mga tips kung paano lumago ang ating halaman. At sa araw na ito guys, pag-usapan po natin ang halaman at creates Scantia Zebrina or tinatawag din na Wandering Jew. Ang alam ko po guys, sa Pilipinas ang dami nito kung saan saan lang tutubo. Pero dito po sa US, napakahirap hanapin ito at saka mahal. Pero guys, ang ganda po nito ilagay sa loob ng bahay kung meron kayong China cabinet or kahit anong cabinet meron kayo, ilagay nyo sa itaas ng cabinet nyo. Ang ganda tingnan. Pwede rin kahit sa itaas ng refrigerator. Marami ako sa itaas ng refrigerator. Ang daming halaman. Ito po talaga ang una ang nabili ko. Maliit lang ito noon. Lumaki na. Naging mataas na siya. Tumaas. Inilagay ko po ito sa curtain rod at nahulog. Kaya yung nabali, yung mga nakat guys, pinopropagate ko. Dalawa ang napropagate ko. Yung isa, binigay ko sa kapitbahay namin. Maganda din. At ito din yung isa. Propagated na ito. Anak na. Kung ilalagay nyo naman ito sa loob ng bahay, guys, kailangan din hindi sa harap ng kung saan nakatutok yung araw, hindi sa siguro sa banda na hindi makikita sa araw, pero kailangan din ng light, yung nakikita yung for example, nasa gilid ng lang ng bintana nyo or kung dyan ang yung bintana, dito mo ilalagay sa malayo sa bintana para maganda ang pagtubo ng inyong Wandering Jew. Kasi pag inilagay nyo sa harap ng araw, yung nakatutok talaga yung araw, mahina ang tubo niya, tsaka nasusunog din yung dahon niya. Kaya nga nakikita lang natin itong halaman na to na tumutubo kung saan yung maraming shades, doon siya talaga tutubo. At saka napansin ko din kung ilalagay mo malapit sa bintana, yung nasa gilid ng bintana gaya nito, ang color niya dumadami yung red, yung purple ba or red, dumadami ang color na red. Pero pag malayo-layo sa bintana, ganito din naman ang kulay niya. Ito. Mas madami yung silver at saka green. Sa likod lang yung purple niya. So, ayan guys. Kung gusto niyo na marami ang red kasi sa silver at saka green, ilagay niyo lang sa malapit sa bintana. Pero pag gusto niyo rin na marami yung silver at saka green at sa likod may purple, ilagay niyo malayo-layo konti sa bintana. At saka i-comment nyo na lang guys kung ano talagang gusto nyo yung color ng Trade Scantia Zebrina ninyo. Gusto nyo ba ng red? Or gusto nyo mas maraming green? So ayan, kung mahilig kayong mag-decorate ng bahay nyo, maganda tong Trade Scantia Zebrina na ilagay nyo din sa kasama ng mga decoration nyo sa bahay nyo. At kung meron din naman po kayong dagdag na mga tips tungkol sa Trade Scantia Zebrina, pintuhan yun din naman po ako. Comment lang po sa iba. Yun lang po guys. Please click and subscribe to my channel, Kwentuhang Halaman.